Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang balitang pagpataw ng multa ng NBA sa player ng Los Angeles Clippers na si PJ Tucker. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang mga bagong players na nakadikit agad sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga ka-trops, na mismong si PJ Tucker na nga ang nag-request ng trade sa Los Angeles Clippers sa kagustuhan niya na umalis at lumipat ng ibang kupunan sa lalong madaling panahon ngayong season. Ang problema lamang ay hindi rin naman nga ito pinayagan na mangyari ng kanilang front office. Kaya grabe na nga ang sama ng loob na dala ngayon ni PJ Tucker sa kanyang kupunan. Plus dagdag isipin pa nga po niya ngayon ang kalalabas pa lang na balita na pagpataw sa kanya ng multa ng NBA ng $75,000 dahil sa pag-request niya ng trade sa Los Angeles Clippers sa harap mismo ng publiko. Ayon rin naman nga mga ka-trops, sa ibinulgar na balita ng isang NBA insider, binigyan rin naman nga daw po ng Clippers ng pagkakataon si Tucker na umalis sa kanilang team sa pamamagitan ng pag-buyout o pag-waive sa kanyang kontrata. Sadyang hindi rin naman nga dito pumayag ang kampo ng kanilang player. Kaya sa huli nga ay wala pa rin magagawa si PJ Tucker kundi manatili sa lineup ng Los Angeles Clippers kahit hindi man siya nito binibigyan ng pagkakataon na makapaglaro ngayong season. Para nga sa inyong kaalaman, 3 games pa lang naman nga ang napaglalaroan nito sa kanilang team ngayong season simula nang ma-trade siya dito. Kaya hindi na rin naman nga nakapagtataka kung bakit gustong gusto na nga niyang umalis sa Clippers at lumipat sa ibang team na makapagbibigay sa kanya ng tsansa na makapaglaro at maipakita ang kanyang talento. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa mga bagong players na nakadikit agad sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Bagamat man nga mga ka-trops, maganda ang ipinapakitang performance ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ay marami pa rin naman nga pong mga nagsilabas ang players ngayon ang possible nga daw pong kunin ng kanilang kupunan sa darating na off-season. Unang-una na nga dyan ay ang anak ni LeBron James na si Bronny James na balak nilang kunin sa darating na NBA draft. Bukod rin nga sa kanya ay plano rin naman nga nilang kumuha ng bagong superstar sa darating na offseason na pwede nilang ipalit kay LeBron James once na magretiro na ito sa NBA kagaya na lamang ni Trae Young ng Atlanta Hawks. Habang ang huling player naman nga na planong kunin ng Lakers ay walang iba kundi si Klay Thompson na inaasahang magiging unrestricted free agent na sa darating na offseason. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.